itong decision ko na to lagi na re-reinforce with the kind of society and world that we have right now. So, okay, hello! Hi! Hello, hello, hello! So, for today's topic, we're going to discuss our views and our stand on having or not having kids. Yes. with the laugh. Sige. Yeah. With a nervous laugh. With a nervous laugh, correct. Oh. Sige. So, ano na? Simulan na natin. Ano na natin? Right ahead. Yes. Reasons for not wanting kids. Eh, okay. Sige. So, ano? Sige, go muna. Ako na muna. Oo. So, ako personally, I don't want to have kids. Kasi for a lot of reasons, pag talaga, mahirap i-summarize into one yung reasons ko. Pero siguro ang pinaka-una is, kung sasabihin ko siya, is that I don't find a logical reason for it. Parang napaka-ano, no? Napaka-heartless nung dating. Parang kailangan logical yung reason. Pero totoo kasi parang logical or basta parang valid reason for me personally to have kids. Pero ito yung top three, I guess, pero I think marami pang iba. Uh-huh. So, ako kasi, I came from a broken family. So, for the longest time naman, hindi ko siya inaano, parang hindi ko doon ina-attribute yung reason ko. Yes, yung choice ko for not having kids. Kasi talaga parang feeling ko hindi naman. Kasi I had a, kahit ang broken family ko, I had a good childhood. Okay na naman yung buhay ko. Alam mo yun. Pero, now that I, parang in hindsight, parang feeling ko merong nag-creep in sort of trauma in me. Kaya, parang ayoko ng drama, ayoko ng, parang feeling ko kota na ako sa family drama, and feeling ko yung parang ayoko nang pasukin yun ulit. Alam mo yun, yung parang na-experience ko na yung lahat eh, so parang ayoko nang pagdaanan siya ulit sa family of my own, na parang hindi ko talaga parang naisip na magkaanak. Parang hindi siya naging, patay dito, diba yung iba, dream nila yun? Ako, hindi ko siya ever... Parang naging, it wasn't in the horizon. Oo, wasn't. Hindi ko siya matatawag na dream. Yung gano'n, yung magiging to be a mom, ganyan. Okay. Never talaga. Oo. So, okay. Tapos yun. So, yun yung one. Tapos two. Sige, tapusin ko na Alia para, isang pasada. Tapos two, parang siyang laging itong decision ko na to, laging nare-reinforce with the kind of society and world that we have right now. Kasi parang pag nakikita ko yun, nakakabasa ko ng news, basta yung nakaka-experience ng bad things, parang iniisip ko na parang, ito talaga yung, magpapasok ulit ako ng isa pang human being to experience all this. Parang, diba? Hindi ko yun mas ano sa yun nga, parang hindi yung logical for me, na parang alam ko naman na ang pasakit dito. Tapos na parang yung medyo ano to, parang baka mag-eye roll yung iba, pero climate change din parang, kasi diba feeling ko talaga nagugunaw na yung mundo, alam mo yun, parang mainit na ng mainit, tapos parang sobrang, parang feeling ko wala na talagang in 15 years and 20 years kung kailan magiging fully human na yung anak ko, if ever man. Feeling ko wala na siyang madadatnan na magandang world. Feeling ko talagang pa-exit na itong mundong to eh. So parang itong virus. Itong virus lang na to, diba? Parang feeling ko patikim lang to eh. So parang, alam mo yun, yung parang hindi ko talaga... Parang hindi na talaga siya safe for a para magdagdag pa ako na isa pang taong magsasuffer lang from climate change, from all the crimes, all the parang harshness of the world. And yun, dagdag ko rin like yung social media. Hindi ko kasi parang feeling ko ang hirap magpalaki ng bata in this time of social media, na parang on all fronts pwede siyang ma-attack,
pwede siyang being unsafe from pedophiles. Kung what, I mean, it's very, ayan, yun na lang sasabihin ko. It's a very unsafe world in all aspects. Parang, kaya hindi ko talaga, feeling ko, hindi, yun, again, going back, hindi siya logical reason for me na magdala ng bata. And lastly, yun nga, alam mo na to, Ali, na parang, yun, if I had a choice, kung isisilang ba, nas isisilang ako or hindi, I would have said no. And mm-hmm. I think, given that, na yun yung sagot ko, parang, ang hypocrite ko na magdala ng bata dito when I know that if I had the choice, I wouldn't have said yes to be here in this world. Not that I'm, yun, nagmumukha akong suicidal or whatever, mumukha akong very, cynical. Pero, yun lang, kasi, sa totoo lang tayo, I think wala kang makikilalang taong adult person or anyone na would say na life is easy. Kasi, lahat tayo talaga may pinagdadaanan kahit na anong socioeconomic status, kahit anong pinanggalingan mo sa buhay, mahirap talaga ang buhay in general, kahit sino ka pa. So, given that, I don't think, yun din, hindi ko na ipapasok pa yung ibang tao for them to experience the same thing. Yun, mm-hmm. I think that's the top three. Actually, medyo similar. but I will only identify yung top two reasons ko why I don't think I can become a parent. Number one is yung state of the world right now. We all know na slowly nag-deteriorate na yung planet Earth. And tulad na sinabi mo, dahil sa mga nangyayari, yung climate change, yung mga virus na nakakamatay, ano pa ba? Ewan ko nga kung may enough oxygen pa. I think so naman kasi nakakahinga pa tayo ngayon. Pero, I don't know, in like the next 20 years, ano na yung magiging, diba? Baka parang, baka yung mga tao lumilipad na papunta sa workplace, ganun. Oo. Mga ganun, diba? But I don't think so here in the Philippines because, you know, third world and Duterte. Anyway, state of the world, I don't think I don't think my conscience can take it to reproduce another human being in a world full of unpretty things. Ganun na lang. Same. I also sound cynical. But yun nga, kasi totoo naman diba? Correct. Totoo. Feeling ko parang very naive to think na parang yung life is beautiful. I mean, there are... Oh my God, I was gonna say. Oo nga, diba? Parang life is beautiful, ganun. Diba? Hindi kasi. Parang there are things. Yes, sure. Merong beautiful aspects. Pero in general, you would have to be really, I don't know, parang kind of, iba yung mental headspace. Strength. Yeah. To just always see this beautiful side. Pati parang may pagka-naive din talaga yun. Parang out of touch ka sa reality if you just see maybe, the beautiful. Yeah, maybe if you lived in a vacuum, siguro yung wala, I mean, yung ano ka, safe ka from all the external factors. Baka yun. Baka. Kasi para ka lang spectator pero hindi ka na naapektuhan. Pero in one way or another, lahat ng nangyayari sa mundo ay nakaka-apekto sa'yo. Correct. Yan. Kaya tayo na quarantine ngayon kahit wala ang COVID. Diba? Alam mo yun? Yeah. Number one. And then number two, I'm speaking for now. I can say na I'm not ready to take such a great responsibility. Mm-mm. Kasi parang for me, of course, you know, you have to be responsible for your kid. Pero alam mo, it's more than, you know, providing financially and for your children or your offspring, diba?
Bukod pa yun dun sa ibibigay mo sa kanila eh, na material things na correct. Dapat parang siguraduhin mo na bibigay mo sa kanya lahat ng pagmamahal, lahat ng attention. Oo, lahat ng, alam mo yon, lahat ng maibibigay mo to form or to mold them into a person na, alam mo yon, na a good person. At least, yun na yung minimum. Yung correct. Papalaki mo siya as a good person. Yeah. Parang, it takes a lot. Parang kasi, no offense din ah. I think yung baby boomers, that's how they were. Yung parang, okay, mag-provide ako para mapakain ka, para may tirahan ka, para makapag-aral ka. Mm-hmm. But it just stopped there. Parang hindi, they weren't as present. You know, yung, parang ganon. Parang, I'm not sure kung ganon din sa'yo ah. Feeling ko parang, yun lang yung focus nila eh, and they left out other things. Kaya, yung generation ngayon, parang they're all about, alam mo yun, they're more open about yung mental struggles nila, yung, kasi parang, di ba, it says a lot about how they were, ano ba, hindi naman siguro, pero yung environment na kinalakihan nila. Mm-mm. So, ako hindi, parang, if that were, parang, it takes a lot to, yung, to raise a child na, yun nga, as a good person, parang hindi ako ready pa ibigay yon. Kasi, parang ako nga, eh, mabuhay lang ng, correct. Ano, by myself. Parang ako, nagsastruggle din ako everyday. Uh-uh. And, ano pa ba? And yun, gusto ko rin idagdag na, it doesn't stop dun sa anak mo. Kasi, there's a lot to say about a person sa history ng kanyang family members. Mm-mm. Pero nabasa ko yun somewhere and parang naisip ko, nga no, pag nalaman mo yung history na yung, like lola mo or lolo, pag alam mo yung history nila and then it will be passed on to your parents and then parang like 30, 20 years down the line, parang mapapansin mo, parang magiging similar ka na dun sa, alam mo yun? Parang similar. More or less, parang similar ka dun sa, ancestors. Oo. Parang it's being passed on. So, kaya ko sinabi na it's a great responsibility kasi hindi, it doesn't stop doon sa anak mo. Mm-mm. Maari siyang ma-pass on to the future generations. True. So, yes, for me, sobrang laking responsibility yun. Just, not just financially, parang, basta kakaiba siya. Medyo, yes. Ayun. Hindi ko ma-measure kung gano'n ko great. Ayun. When you mentioned yung raising a child, and yun nga yung parang, all the aspects na, that goes into it, ano, para dito, naisip ko rin yun nga, na parang, sundan ko lang yun na parang ang hirap ng situation ko. Ari natin na parang, pare, ito lang yung, lagi ko to sinasabi din dati na parang yung eczema ako, kunwari, may flare-ups na malala. Hindi ko na wala na akong maasikasong iba. Kasi parang, ano yun, parang tutok ako. Siyempre, parang may emotional baggage yung flare-ups. Okay. Merong physical. Tapos parang, kuwari may flare-ups ako, tapos may anak ako. So, school, Lord, di ba ano ko siya, diba? Wala na, hindi ko na siya maasikaso. Kasi, ano na eh, parang, dami ko nang inaalala sa sarili ko. Pero, pati yung sinabi mo na, yun nga yung raising a kid, not just financially and everything. Naisip ko rin dati na parang gusto ko kasi kunwari lang na yun na maging mommy ako. Hindi ako yung tipong mommy na gusto ko tumanaw ng utang na loob yung anak ko. Parang feeling ko hindi yun, parang kasi nga yung bata hindi naman niya choice mabuhay. So kung ano yung binigay ko sa kanya, kung paano ko siya, kung ano yung pre-provide ko sa kanya, gusto ko na hindi ko yun in time, hindi ko yun isusumbat sa kanya. Which is what happens sa lahat ng mga magulang. I mean, almost all. Nasasabihin na, pinalaki kita, pinakain kita, parang in the first place,
ito mukha talaga akong masamang tao sa mga sinasabi ko. Pero yun, diba, in the first place kasi, hindi naman inas ng bata na mabuhay. Ikaw yung may choice niyan. Ikaw yung buhay dito sa mundo. Kaya ikaw yung may choice. So kung mm-hmm. pinanganak mo siya, nilabas mo siya dito, talaga responsibilidad mo yan. So hindi mo pwedeng isumbat na pinakain mo siya, pinuhay mo siya. Kasi ikaw yung may choice nun. So I think, ako, hindi ko sure kung kaya ko yun, na parang hindi ko siya isusumbat. And ayoko maging taong ganun, na sinusumbat ko yung my choices ko sa ibang tao. Ayun ang hindi confident ako, yun ang hindi ako. Lahat sa mga life choices ko, pinaninindigan ko talaga. So parang hindi ko siya, kung anong pasakit sa akin ng buhay, hindi ko siya sinisisi sa iba. And that's what I fear pag naging mother ako, na maging ganun ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Ako, I think, ano, it's one of the, yung mga toxic Filipino traits. Mm-hmm. Pero mas nakakainis siya, or mas masakit siya kasi, ano mo yun eh, kadugo mo yun eh, na yung mm-hmm. sinusumusumbat sa'yo. Oo, correct. Ako din, hindi ko rin gets, or I don't, parang hindi ako nagsusubscribe doon. Although, hindi ko sasabihin parents ko. pero, alam mo, ano, grabe din yung mga magulang na, alam mo yun, yung minsan pag, kunwari, syempre, may darating yung oras na ikaw kumikita na. Professional ka na, ganun. Okay. Tapos, sila naman yung hindi na kumikita kasi retired na. Yeah. And, tapos, I don't know. I feel like, minsan, na insecure sila that way. Uh-huh. And then, alam mo yun, may mga instances na ipapaalala nila sa'yo na hindi ka makakarating sa kung nasan ka ngayon. Correct. Hindi dahil sa kanila. Pati ang pinaka, yes, susunan ko yan, ang pinaka ayaw ko pang line dito sa Filipino society, yung anak ka lang, I hate that. Oh my God. Sobrang, I hate that, as in sobrang, na parang, ano ibig sabihin mo doon, anak ka lang? Parang, ano yun? As in, diba, napaka... May hierarchy pala. Oo, correct. Na parang, hot, hindi ba parehas tayong tao? Yeah. As in, parang, talaga, ano yun? Parang, ano yun? Explain mo nga sa akin, Ali, ano yun? Ikaw na lang. Ay, mga ganon. Ano ka na lang? Mag-disappear ka na lang. Yes, diba? Yun nga, feeling ko kasi diba, ang hirap kasi maging magulang. Tapos na, in the end, mare-resent mo yung anak mo for the littlest things na hindi sang-ayon sa perspective mo or sa principles mo. Tapos na, yun, maging resentful ka dahil naghirap ka sa buhay, tapos nun yung anak mo, in-expect mo yung anak mo, magbabaw sa'yo or whatever, pero hindi, buhay niya na yun. May buhay siyang sarili. So, dapat na meron talagang, basta. Pero, baka naman isipin ng mga tao, ay, mag-aano sila. Baka tayo rebelde tayo ng mga anak. Ano po kami? Nakatapagtapos po kami ng pag-aaral. In good terms naman po kami, hindi naman po kami nagpapatayan sa bahay. Di ba minsan gusto nila yon, yung may time na, huwag ka na mag-anak, dapat hindi ka mabuntis, walang problema. Oo, rin, wala silang problema sa akin about that. Hindi ako nabuntis ng maaga. Hindi pa ako buntis at all. So, amen. And, dahil dyan, sasabihin ko rin na, yun nga, nasabi mo naman na it's a toxic Filipino mentality. And na ano ko na, parang kahapon, naisip ko lang na parang, bakit yung pagtatanong ng sweldo sa atin, napaka-tabu? Alam mo yun, diba? Parang hindi mo itatanong yun kasi parang, ha? Ano, napaka-personal yan? Pero itatanong natin na, kailan ka magkakaanak? Bakit wala ka pang anak? Parang, diba, napaka-ironic na parang yung material na financial, yun pa yung inaano nating tabu, na parang yun pa yung mas personal than the really personal thing na principle yun eh, yung prinsipyo na yung pinag-uusapan dun. Tapos i-judge mo pa, diba? Parang ang ironic lang talaga. Yeah. So, yun. Yeah. That's what I have to say. Yun lang.
Pero ano, Ali, meron akong question sa'yo. Are you open to adoption? Adoption, of course, minus yung ano, masakit na labor. that one, I'd have to, ano, kailangan ko siyang pag-isipan. I have to think about it. Ako, I'm not sure. Parang pass. pass. Hindi talaga. Magana lagi ako pumangkin. Okay na sa akin. Ako kasi yung... Ay, sorry. Last na. Kasi yung pamangkin, pwede mo ibalik sa nanay. Ayun. Actually, yun lang. Ako kasi wala akong pamangkin. Kasi wala... Yung sister ko, brother ko, pare-parehas kami walang anak. Hindi yata magkakaapo mami ko. Anyway. Tapos yung mga cousins ko kasi they live far away. So, wala ako talagang pamangkin na nakakalaro or anything. Inaanak. Yes, inaanak, correct. Yun nga pala, no? Meron nga pala ako inaanak. Mm-hmm. So, anyway, ako sa when it comes to adoption, napag-isipan ko lang din siya kasi before dahil, you know, yung pinagdaan ako dati. So, parang kailangan ko siyang pag-isipan. Tapos din, kayo, yun yung parang open ako at that time na parang I'm open to adoption only because I thought na parang may kind of level of purpose siya kasi you're giving a home to someone that hasn't don't have a home. Yun yung naisip ko noon, which is naisip ko pa rin naman, hindi naman nagbago, pero kung gaano ka firm yung ano ko, yung decision ko or yung stand ko when it comes to adopting, yun yung hindi ko sure, pero I think I'm open to it just because yun nga, parang may kind of sense of purpose ako with that one. Yeah. Which is kind of, ano rin, in a way, parang baka ibalik din sa akin na parang, eh, di self-fulfillment din yan. Pero, basta parang feeling ko kasi, at least yung bata, nandito na, wala siyang katuwang sa buhay. Parang, tinutulungan ko na yung nandito na. I mean, hindi ako magdadagdag ng isa pang magsasuffer sa mundo. You should look into fostering. Oo, okay din yun. Okay din yung fostering. True. Para ano nga, short time lang. Hindi. Well, oo, short time lang siya. Pero, di ba? I mean, yun din, yung mga naulila. O at least, makakatulong ka din sa kanila. Oo. Ayun. Kaya medyo, yun medyo ano pa ako, baka. Pero right in the near future, hindi yan, parang wala yun sa horizon ko. Siguro pag umabot ako ng 40, baka. ako rin, alam mo, hindi ko rin masasabi yun eh. I mean, medyo nadi-discuss ko rin kasi ito sa bahay since magkakasama kami. Uh-huh. Yun, parang ang laging sinasabi sa akin ng mga kapatid ko or ng mom ko na hindi ko rin masasabi. Kunwari, sabihin ko na, ayoko mag-asawa. Ayoko mag-anak. Tapos sasabihin nila, alam mo, hindi mo masasabi. Tapos ko sa'yo, ito na nga yung sinasabi ko na. Actually, yung next question ko sa'yo, Ali. So, kasi diba yun nga, may mga ganong tanong na, may mga ganong statement na, maybe because you haven't met the right person yet, or whatever. So, you think, like, baka, you know? Yeah. But, with, ano, all that's been said, the bar is set higher. Yeah, yes. I know, yun din yung sagot ko, na parang, ano, for me, hindi ko sasabi, kasi nga, hirap naman magsalita ng tapos, baka mamaya, pag, baka bukas, no? Meron lang pala. Baka yung pagbalik nila dito, I mean, balikan nila to pag may anak na ako, tapos pagmukha sa, ano ko, sa mukha ko. Anyway, ang sasabihin ko lang, yun, hindi ako nagsasalita ng tapos, pero my opinion about it is very firm. It's hard, it's very hard to change, pero I would say it's not impossible. Does that make sense? Parang it's very hard to change, but it's not impossible. Naku. Oh. So may hirapan talaga sila, i-convince ka. Yes. Kailangan talaga, yun nga, yung parang isa kong ding friend na ayaw magkaanak. Sasabi niya na, kung alam ko kung sino tong dinadala ko, kung sino yung ilalabas ko sa mundo, kung anong purpose niya,
dun ko, parang yun yung magpapachange ng mind niya, which makes sense. Probably naman. Pero, how's that possible? Siyempre, hindi nga possible. Pero yung parang rhetorically, parang ako rin, parang kung alam ko kung mara na savior siya, na siya yung mag-solve ng climate change, or kung siya yung mag-solve ng malalaking problema dito sa mundo, sure, ilalabas ko siya. Wow. Ano to, Mama Mary? Correct. So, magkukure ng cancer. Annunciation. Tama ba? Oo, correct. So, kung alam ko lang kung ano siya, kung ano yung ano, di, oh, sige, kung meron siyang bigger purpose here, I will, in a heartbeat, say yes to bringing him in, him or her. Pero, yun. Yeah, yun lang sa... Yeah, so far, yun lang din. Yeah, basta ako, if it's with, if I am going to go through it with the right people, with the right person, at hati kami dun sa responsibilidad, at dapat mag-agree siya na we will raise this kid. To be yun, to be at least a good person. At kung... kung kaya niya yun. Sige, why not? Maybe. Okay. Ayun. Yun lang. Why not? Maybe. ako, siguro ang takeaway ko dito, wala naman ako masyadong ma-takeaway. Basta siguro, ano, sa mga taong parang feeling nila parang nasa sad sila dahil sa tingin sa kanila ng society or whatever, or na-pressure, ano ba mga na-feel ng mga tao about this. Basta yung mga negative feelings niyo about not having a kid, ano namin, basta yun din, nasa sa inyo yan, wag na lang kayo magpadala sa society kung ayaw nyo talaga. Ano pa ba? Yun lang namin eh. Basta kung kaya mo, edi go. And yun talaga, deep in your heart, that's what you want. Go! Oo, pati kung pari yung partner mo, siya may gusto, ikaw ayaw, pero love mo yung partner, what's gagawin mo for him? Just think about it kung yun, it's enough reason to do it. But it's also an option to, like, raise it. Raise the kid alone. Kung ano, samantara ka ng anak mo, di ba? Oo. Totoo, di ba? Dapat tanggap mo siya. Tanggap mo yung mga responsibilities that come with the baby, with the child. Yeah. True. So, yun. Yun. Yun na for me. Yes, yeah, same. Okay. Bye. Bye, guys. Mm-hmm.